Okay na kaya ito. Hello, hello. Hello. Hi guys, I'm Kenanski and welcome back to my YouTube channel, Kenanski TV. Good day guys, andito ako ngayon para gumawa ng tutorial video para sa mga aspiring or mga nagsisimula pa lang sa YouTube kagaya ko. Nice! So today gagawa ako ng tutorial video para sa CPR or sa copyright claim. Maraming mga nagsisimula sa YouTube ang hindi aware sa copyright claim or sa CPR na tinatawag natin. What? Bale, pwede nating makuha ito sa paggamit ng mga music or videos para ilagay sa ating video na i-upload sa YouTube. Pwede siyang background music or pwedeng isang part ng video natin ay nanggaling sa video ng iba. Ito yung tanong, paano natin maiiwasan magkameron tayo ng copyright claim? Siyempre, unang-una, siguraduhin natin na sarili natin video yung ina-upload natin sa YouTube. At para naman sa mga music na gagamitin natin as background music sa ating mga videos, pinaka-safe na paraan ay mag-download tayo sa YouTube Studio, sa audio library, ng mga music na ni-prepare ni YouTube para magamit natin sa ating mga videos. Kung nag-download kayo ng mga music sa audio library, eh siguradong wala kayong haharapin ng mga copyright claim tungkol sa mga music sa videos nyo. Ano naman yung mga dapat nating gawin kung makatanggap tayo ng copyright claim sa mga videos na in-upload natin sa YouTube? So, bali meron tayong mga option na pwedeng gawin if ever na ma-encounter natin yung mga ganitong sitwasyon. Unang-una, kung may mag-file ng copyright claim sa atin, lalabas ito sa notification sa ating YouTube Studio. Ipapakita dito kung ano yung copyright claim na against sa video natin. It's either the music ba or video na ginamit natin dun sa YouTube video na in-upload natin. And take note lang rin guys, kung monetize na yung channel nyo, once na may copyright ang video nyo, eh hindi nyo pwedeng i-monetize yung video na in-upload nyo sa YouTube. So kailangan completely wala kayong copyright para ma-monetize nyo yun. At kung limited lang ang ads ng inyong video, it's because meron kayong hindi nasunod sa YouTube guidelines. Once ma-analyze na natin or makita natin kung ano ba yung nag-cost ng copyright claim, kung video yon ng ibang tao at inilagay natin sa video natin, eh pwede natin tong i-trim or alisin sa video natin. So, iti-trim natin yung part na yon, yung part lang na yon na kinopya natin, iti-trim natin yon, mawawala yun dun sa video natin, at pwede na natin tong i-save para mawala yung copyright, at pwede na rin natin i-monetize yung video na to. Big brain! Paano naman kung yung music na nilagay natin sa video natin ang nag-cause ng copyright claim? So, meron din tayo mga option na pwedeng gawin. Pwede natin siyang i-mute or alisin yung music na yon. So, mawawala ng music yung part ng video na yon. Pwede rin natin siyang i-trim. Yung part ng video na may music na yon is mawawala dun sa video nyo. At yung pangatlo, eh, pwede natin palitan yung music. Pero this time, ang music na ipapalit natin, eh, kukunin lang natin sa audio library. At take note guys, kailangan yung music na ipapalit nyo is same length ng music na nag-cause ng copyright claim dun sa video nyo. After natin magawa itong mga steps na to, pwede na nating ituloy ang process ng video at hintay na lang tayo ng ilang oras. At after matapos ni YouTube yung process na to, makikita na natin doon na wala na tayong copyright claim or pwede na uli nating i-monetize yung video na yon para sa mga monetized channel. Take note lang, itong mga tinuturo ko sa inyo ay based sa mga nabasa ko sa YouTube guidelines at kung paano ko ito naintindihan. Based din ito sa experience ko kay YouTube after a year nung ginawa ko yung YouTube channel ko. I-add ko lang rin guys, siguro iniisip nyo, paano kung yung video naman namin ang ginamit ng ibang YouTube channel? Holy shit! So, bali guys, nag-experiment ako. Meron kasi akong second YouTube channel, pero hindi ko naman siya ginagamit talaga totally. Yung video na in-upload ko na dun sa aking main channel, is nire-upload ko din dun sa YouTube channel ko na yon. And guess what?
may lumabas na notification sa YouTube Studio sa main channel ko na yung daw channel na to, which is yung aking ang second account, is in-upload daw yung video ko. And nakalagay rin doon, naka-indicate doon kung ilang percent ng original video mo ang inire-upload nung another YouTube channel na yon. So ang nakalagay doon is 100%. Ibig sabihin, e buong video ko yung in-upload ng uploader na yon. So meron tayo makikita doon ng mga actions na pwede nating gawin. Pwede nating i-contact through email yung YouTube channel na yon, or pwede nating i-request kay YouTube na patanggal sa kanya yung video na yon, or ipa-delete sa channel niya yung video na yon. Kung hindi ako nagkakamali guys, yung mga YouTube channel, doon rin sila nagbe-base. Kung sa tingin nila ay talagang pinirata na yung video nila, makikita naman nila doon kung ilang percent yung ginamit doon sa original video nila. Siguro pag napansin naman nila na 10% or 5% or 20% lang yung ginamit nyo from their original video, hindi naman sila agad-agad magpa-file ng copyright claim. As a sign of respect na lang rin, ilagay na rin natin yung original video link or YouTube link nila doon sa description ng ating video. At ang pinakalas na tip ko sa inyo guys, para masigurado kayo sa mga copyright claim, i-private nyo muna yung video na i-upload nyo sa YouTube, and then maghintay kayo ng ilang oras kung may mag-a-appear doon na copyright claim. So by that time, makikita nyo na kung saan part ba ng video nyo yung copyright claim, at pwede nyo pang ma-edit muna yung video nyo at i-re-upload nyo na lang uli ito to make sure na walang copyright claim sa video nyo. Big brain move! Pero ito lang rin guys, i-add ko lang rin na it doesn't mean na ni-upload nyo yung video nyo and wala na siyang copyright, forever na siyang walang copyright claim. What? Merong mga incident na after few months, after mag-trending ng video, one eternity later, sakalang nagki-claim yung mga owner ng music or video na ginamit natin sa video natin. Na-experience ko na yan before. Meron akong isang video, iset ko siya as private, chine ko kung may copyright claim, wala naman. After that, niset ko na siya as premiere, and then within 2 weeks, nag 100,000 yung views ng video na yon. Then suddenly, ayan, one day when the sky is falling, meron na nag file ng copyright claim sa akin. I'll be standing right next to you. So yun guys, I guess dito ko natatapusin yung video ko. Next time naman pag-uusapan natin yung copyright strike. Kung ano yung mga dapat nating iwasan at dapat nating gawin if makakommit tayo ng copyright strike. Approved! Kung natulungan kayo guys ng video na to, paki-like and paki-share ng video and paki-subscribe na rin sa channel ko para mas maraming tutorial videos about YouTube. Thank you for watching. Till next time, bye guys!